hindi po. Lalo pong nawawalan. Pero wala pong sinasabing magnanakaw tayo. Yan po ay sa ating lifestyle, sa ating pagbibigay. Bakit po kaya nire-record ni Lord yung ating honesty? Dahil po ba gusto lang ni Lord? No. Dahil Jesus is honest. Noong ang Panginoon po ay nagkatawang tao dito po sa lupa, Jesus pays His taxes. Kaya po si Lord yung ating modelo. Si Lord po ba nagtrabaho? May trabaho po ba si Jesus? Anong trabaho niya? Carpenter. Nabasa ko nga po dati, my master is a Jewish carpenter. E maliit pa po nun si Pastor Sally. Sabi niya sa akin, ate, alam mo yung may-ari ng kotse niyan? Yung boss niyan, ano eh, carpentero sa Israel. Kasi my master is a Jewish carpenter. Kasi hindi, hindi. Si Jesus ang sinasabi niyan. Yung nakasakay sa kotse na yan, Christian. Kasi si Jesus yung kanyang master. Our expected blessings comes after our faithfulness to God. Kaya nga po, alam niyo po ba nung December 21 po ba yung ating Christmas party? Nakita ko po yung mga bata nakabago ng damit. Nakita ko po yung mga couples nakabago ng damit. Nakita ko po yung ilang mga tao ito, may motor tulad ni Kuya Alex. May mga sarili-sariling sasakyan, kotse. Sabi ko, ito ba ang sinasabi ng ibang bansa na ang Pilipinas ay naghihirap? No. Ang mga anak ng Diyos ay mayayaman. Ang mga anak ng Diyos ay pinagpapala. Kaya nga po sabi ko, kitang-kita sa buhay ng mga tao sa loob ng church, sino ang tapat? Kasi sila po ang tunay na pinagpapala ng ating Panginoon. Pero dito po ako tuwang-tuwa, dun sa bibig ng isda. Na maging yung bibig ng isda ay ginamit ng Diyos na daluyan ng kanyang provision para po sa kanila at sa kanyang mga alagad. Amen? Mga kapatid, sino po rito bumibili ng tilapia? Nakakita na po ba kayo ng ginto sa loob ng bibig ng tilapia? Di ba po hindi? Napaka-impossible. Pero maging ang imposible ay gagawin ng Diyos na posible kung ikaw ay tapat sa Kanya. Balikan po natin sa Old Testament, Unang Hari 17 verse 4. Who knows this story? Who knows this story? Nako, mga kapatid, read your Bible. Itaas ang kamay ng mga may cellphone. Lahat ng may cellphone, please, itaas ang kamay. Gusto kong makita ang inyong mga kamay. Youth, itaas yung kamay. Lahat kayo may cellphone eh. Baba, youth, itaas ang kamay ng may mga sariling Bible. Naku, wala pong kalahati. Magkano ang cellphone? Mahina dyan ang 1,000. Ang Bible po, 250 pesos to 300 pesos lamang. Can we invest? Amen. Mag-invest po tayo dahil ito ay salita ng Diyos. Sabi po sa Unang Hari 17 verse 4, makakainom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sino raw po yung inutusan ng Diyos na maghatid ng pagkain? Tingin nyo po kung sa natural, yung uwak, bigyan mo ng tinapay, anong gagawin niyan? Tutukain niya yan, kakainin niya yan, aanginin niya yan kanya. Pero makikita po natin the authority of God over all His creation. Amen? Diba nga po mga kapatid sa buhay ni Jonah, sino naman po yung inutusan ng Diyos? Yung balyena, yung malindang buhanang isda. Actually, wala nga po sa Biblia na nakalagay na balyena eh. Nakalagay lang po isang dampuhanang isda ang inutusan ng Panginoon. Mga kapatid, can we command the whales of the ocean? Can we command the birds in the sky? Kaya po ba natin utusan? Hindi po, di ba? Isa lang po yung nakita ko, pero fiction si Snow White. Inuutusan yung mga kalapati na magdala ng love letter. Pero yun po ba sa natural, is that possible? No. Tanging ang Diyos lamang po kung may kapangyarihan. For He is a mighty God. Yung uwan po, hindi po siya kaaya-ayang ibon. Amen? Maitim, matulis, parang matulis po yung kanyang beak. Makikita po natin, pangit yung tubo ng kanyang mga balahibo. Wala pong may gustong magkaroon ng
kuha, pet. Gagawing pet, lalagyan ng pangalan, aalagaan. Hindi po, wala pong may gusto, kahit kung sino. Pero makikita po natin, mga kapatid, ginamit siya ng Diyos para magdala ng pagkain kay Propeta Elias. Ano po yung key? Ano yung susi? Ano po yung susi? Yung pong faithfulness ni Propeta Elias sa ating Panginoon. Kaya nga, pagbukas at nag-pray kayo kay Lord, walang-wala na at may uwak na nagdala sa inyo ng pagkain, huwag na kayong magtaka. Bakit? Tunay nga na tapat si Lord sa lahat ng tapat sa Kanya. Kalawa ko pong nakita sa Biblia, doon naman po sa asawa ng propeta, yung balo ng propeta, sa ikalawang hari 4. Sabi po doon sa verse 1, minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Verse 2 to 5, makikita po natin yung bote ng langis ay ginamit ng Diyos na daluyan ng pagpapala para sa pamilyang ito. Ano po yung naging susi ulit? Nakakailang sabi na po ako ng word. Ano yung naging susi yun? Bama, nakikinig yung katapatan ko noong ama ng tahanan ay in-honor ng Diyos hanggang sa kanyang sambahayan. Mga kapatid, kung ikaw ay tapat sa Diyos, wala kang dapat ikatakot para sa future ng iyong pamilya. Kung ikaw ay tapat sa Diyos, wala ka dapat ikatakot sa kakainin niyo sa kinabukasan o sa pangpaaral, lalo na sa college. Ang college po, magastos. Amen? Dati nga po, nag-aral ako ng nursing, isang semester, 28,000. So, yung dalawang semester, kulang po lang 60,000. Hindi po mura ang pagpapaaral sa college. But if you are faithful to God, mga kapatid, maging ang mga anak mo, magtatamu sila ng pagpapala mula sa Diyos. Sabi po sa Awit 37 verse 25, sabi po ni Haring David, naging bata ako at naging matanda ako, pero niminsan, hindi ako nakakita ng anak o ng mga taong tapat sa Panginoon, maging ang kanilang mga anak na namalimos ng tinapay o naging hampas lupa. Sabi po doon sa Shiner na ni Pastor Casey kanina, sa Exodus 20 verse 6, if you love God, He will be faithful to you, even to your children. Amen? Iniibig po ba natin ang Panginoon? Kapatid, kung tunay mong iniibig ang Diyos, tapat ka sa Kanya. Amen? Sino po rin may mga iniibig? O huwag na tayo sayot sa couples na lang. Mga tatay, iniibig niyo po ba ang inyong mga asawa? Amen. Amen. Sino po sa Bible yung one woman man? Yung isa lang yung iniibig niya sa buong buhay niya. Sino po? Katikisim. Who is the one woman man in the Bible? Di ba po si Jacob? From beginning to the end, isa lang yung minahal niya, si Rachel lang. Wala siyang ibang minahal. Wala siyang ibang ginusto, tanging si Rachel lang. At makikita natin, He is faithful. Tayo po sa ating Panginoon, are we faithful to Him? Amen. Pag po tayo ay nagkaroon ng ibang Diyos, pag po tayo ay sumamba sa iba, sa tao, sa bagay, kahit kanino pa man, iniibig po ba natin ng Diyos? Pag po may iba tayo, iniibig po ba natin ng Diyos? Sabi ni Lord, I am a jealous God. Gusto ko, ako lang yung mahal nyo. Don't serve other God. Ako lang yung mahal nyo. Natatawa nga po ako dun din kasi lagi ko pong nababasa sa Facebook ng mga kabataan, nakakainis ka talaga, Ibon. Sabi ko, sino bang Ibon yan? Sabi ko, may kaaway ba kayo? Yung pala nanonood ng Two Wives. Tingin nyo ba, totoo silang iniibig ng lalaki? You cannot serve two masters. You cannot love two God. At maging sa natural. Kaya nga po, isa lang ang binigay na asawa ni Lord sa mga may asawa. Only one. At ganun din po sa pag-ibig natin sa amin Panginoon. Meron po ako mga ilang ipapatotoo sa inyo bago po tayo magtapos na mga unexpected vessel na naranasan po ng iba't iba nating mga kapatid. Sisimulan ko po dun sa kapatid natin sa Dako ng Makati. Matagal na po yon. Dumating po yung time sila po'y naghirap.
Wala po silang makakain. Wala pong, talagang wala po silang makakain yung kanilang red eye. Empty, wala silang pambili, dumulog po sila sa Panginoon. Sabi nila, Lord, we are faithful to you. Please, Lord Jesus, provide for our meal today. Lami po ba sabi nila, dumating daw po yung tanghalian. Isang pusa ang dumating sa kanilang tahanan. Kagat-kagat ang isang taling sitaw at iniwang ito sa kanilang pintuan. Sabi nila, saan nagaling tong pusang to? Iniwan yung sitaw sa harap ng kanilang pintuan. Sino po kaya yung may authority over that cat? Jesus. I believe si Jesus ang nagpadala. Sino po yung unexpected blessing ni Lord? Di ba po yung pusa? Sino mag-aakala na yung cat ay gagamitin ni Lord to bring food sa kanyang mga anak? Ikalawa ko pong patotoo, yung pong patotoo nila Pastor Star. Nagsisimula ang ministry, walang makain, 0.0. She prayed to the Lord. Habang siya'y naglalakad, nakita po ni Bishop Star yung puno ng saging na nakatumba at sa ugat nito ay mayroon parang ubod. At kinuha nila yung ubod, kanilang niluto at kanilang kinain. Sino pong mag-aakala na yung palang ugat ng saging ay pwedeng kainin? And on the first place, sino pong nagpabagsak ng punong yun para makita nila? Only Jesus. Sa dako ng Union, walang pera yung mga kabataan. Magpapasko na, wala silang pambili ng pagkain. Pumunta sila sa dagat at pagsiba nila dun sa buhangin, nakakuha sila ng 100 pesos. Sumipa pa sila ng sumipa at nakakuha pa sila. At magkano po yung naging total? 900 pesos mula po dun sa buhangin. Mga kapatid, hindi natin aakalain na ang mga lugar na ito, maging yung mga hayop, gagamitin pa ng Lord na daluyan ng pagpapala niya sa atin. Pero mga kapatid, God is looking, God is requiring our faithfulness to Him at yung pag-ibig po natin sa Kanya. Ang nakakalungkot lang po, hindi po lahat ng tao ay faithful sa Panginoon. The reality, may mga tao pong unfaithful. Unfaithful sa kanilang pagbibigay, unfaithful sa Panginoon, unfaithful sa kanilang lifestyle. At yun po yung nakakalungkot kasi sa Acts 5, yung mag-asawang unfaithful kay Lord, si Ananias at si Sapphira, ang naging gantimpala po sa kanila ng Panginoon ay death. Nakakatakot po yung kamatayan, mga kapatid. Hindi lamang yung physical, kundi mas nakakatakot po yung spiritual death. Kasi once na ikaw ay spiritual dead na, hindi mo na makikita na nagkakasala ka. Mawawalan ka na ng conviction at pag nawala ng conviction ng isang tao, hindi ka nahihingi ng tawad kay Lord. At pag hindi ka humingi ng tawad kay Lord, hindi ka mapapatawad. At pag ikaw ay hindi napatawad, saan ang bagsak? Sa hell. Kaya nga mga kapatid, let us be faithful sa Panginoon. Mga Ngaral 5, sabi po ng Diyos, pag ikaw ay nangako sa Diyos, hinahand ng Diyos, mga kapatid, yung pagtupad natin sa Kanya. Marami sa mga yun, I will follow you, Lord. Sige na, Lord. Susunod na ako sa iyo, Lord. Sige. Lord, kung ano yung mga bagay na sinabi mong huwag ko nang gawin, yung mga bagay na sinabi kong iwanan mo na, Lord, sige, susunod na ako. Pero dumarating ang time, binabalikan yung dating kasalanan. Binabalikan yung mga bagay na ayaw ni Lord. Pag po ganon, is that faithfulness? No, that is unfaithfulness. Kaya nga mga kapatid, sa oras kong ito, tumayo po tayo and we will worship the Lord. God is requiring our faithfulness to Him. Kaya po, mga kapatid, if we are faithful to God, maging ang mga pusa, maging ang mga buhangin, maging ang mga uwak, maging ang mga ang isda sa karagatan, gagamitin ng Diyos